ion@gbtv.com. Sa gabing ito, mayroon kayong matutunan sa akin. Hindi pa natin gawing marami, isa lang po, kasi isa lang po ang topic na i-discuss natin sa gabi ito. Ito ay tungkol sa high blood pressure. Paano ba talaga magka-survive ang isang high blood na tao, ang tao na may high blood? Subscribe! So, para matutunan nyo kung paano magka-survive mga kabataan yan na may mga high blood ang family nyo. Dapat matutunan nyo ito. Panoorin nyo ang video na ito. Ito ay para sa inyo mga bro. Today is November 22. November 20. Actually, may handaan kanina. From Bohol yung nag-celebrate ng birthday. May litsun sila. Kumplito yung handa nila. May cake. At ano pang mga pagdandang pag masarap na pagkain. Pero na-late ako kasi nandito lang ako sa bed ko. At hindi ako na-attend. Nag-attend ako na mag-play ng basketball. Nakita ko sila tapos na kumain. Pero may natira ito. Yan, gulay. Taga gulay. Favorito ko to. Gulay at cake. Gulay at cake. Tapos na ako mag-exercise. Naglaro ko ng basketball. Nag-exercise ako, kundi para medyo bababa yung pulse rate ko, yung heart rate ko. Nag-exercise ako. So yun naman talaga ang diskarte, diba? Para pag high blood tayo, yun ang gawin natin. Na mag-exercise tayo. We have to monitor our pulse rate, heart rate, para mapababa natin ang pulse rate. We have to minimize eating meat, just like pork. Kasi mataas ang nangyari yung may oil siya na nagpapastiki ng dugo. Nagpapastiki ng dugo. At yun ang dahilan na mahina ang pagdalo niya sa katawan natin. So kailangan, we have to minimize eating this kind of food. Sa ngayon, kakain muna tayo. This evening, attack! We have to eat this. Okay. Medyo matamis yan. Medyo matamis. May ano siya, may mais. Ito cake. Diba? Kaya tayo. Ang oras natin ay 7:20. Ang oras natin ay 7:20 PM. Gabi na. Actually, tapos na po kumain kanina mga 5 o'clock. Pero meron pagkain. Kain na ako. Hindi, bale. Gulay naman, diba? Ngayon na kita ubusin. Hindi kita ubusin. Tapusin ko tumaya. Ang diskarte, pagbaba, mataas ang dugo mo, yung heartbeat mo, kailangan, disiplina lang kailangan. Huwag ka kumain ng mga bawal. Katulad lang. Mga tuyo, mga mamaalat na pagkain. Ano pa? Daing. Baboy. Lahat ng mga maalat, yung paksiw na maalat, kanton, bawal yun. Pero kung marunong kang magdisiplina sa sarili mo, kung maalat at saka makainom ka ng maraming tubig, katulad nito karami, ganito karami ang inumin mo, walang problema, you're versatile. Safe ka talaga. Pag kahit maalat yung kinakain mo, maraming alat na kinakain mo, everyday, daily, basta maraming tubig na iniinom mo, more than 2 liters a day, pwede yun. Pero ang problema, kapatid,
The problem is, we didn't have this discipline to ourselves. We didn't have discipline. Wala tayong disiplina, wala tayong lista na ganun, sundin natin mga patakaran para safe ang ating katawan at safe yung mga pagkain natin. Pwede nyo say, hindi natin nasunod yung mga instruction sa doktor kasi matigas ang ulo natin. Wala tayong disiplina. So, nandito lang lahat talaga. Pag gusto mong mataas, mahaba pang buhay natin, we have to do our best. Sundin natin yung mga karapat-dapat na sundin. Diba? So, sa inyo, kung gusto kayong mahaba pa yung buhay ninyo, mag-research pa kayo ng marami. Kung ano ba talaga ang gawin ng tao para hahaba ang buhay. So basic is make the food as our medicine. So kailangan din doktor tayo sa sarili natin. Huwag na tayong magdidepende sa doktor. Kung ano sinasabi ng doktor, yung sundin natin. Pero alam naman natin ang karapat-dapat, di ba? Bakit naghintay pa tayo ng doktor? Alam naman natin, since birth natin yun, nag-studio tayo sa mga ganyan, bakit hindi pa papasok sa utak natin? Di ba? So, sundin natin yung karapat-dapat. Yung bawal, huwag. Okay. Pag gusto nyo hindi hahaba ang buhay nyo, hindi. Kayo na bahala. Basta, yung sa mga taong gugustuhin nila na mahaba yung buhay nila, aabot pang 90 ang edad nila, 100 or 125 or 110, sigurado ka aabot, yun depende sa condition ng katawan. Nagdidepende yun. Kasi may mga sakit na since birth or yung may mga sakit, paglabas pa lamang simula ng sinapupunan ng ina nila, yung mga kabataan, yung ibang bata may sakit na unlike to the other, yung other babies na very much condition talaga, wala talagang sakit sila. So, pwede sila magkakasakit sa pamagitan ng pagkain. Disiplina ang kailangan dyan. Disiplina talaga, nandito lang lahat, kapatid. So, ang pinaka-weakness ng mga tao ngayon, hindi nila nalaman na step by step na yung dila nila, natutunan ng dila nila yung kumain na mga masarap until na darating ang time na hindi na nila mapigilan dila na hindi nila mapigilan na mag-taste ng mga masarap at kakain ng masarap katulad ng ice cream, ano pang masarap na mapagkain. Yung ice cream, alam niyo naman kung ano ang mailulo dyan, diabetes, di ba? So, depende na sa inyo. Ito nga pagkain na sobra sa ating katawan ay makapagdulot ng katamaan. So, isa nga. Depende na tayo yun. Balik tayo sa high blood. High blood. Ang high blood ang pinaka-grabe killer. Killer na sakit. Pwede kang mapatay dyan, bigla ka lang aatakihin, patay ka, bula-bula ang baba mo. Bula ang baba mo, ang bunganga mo. Patay ka, hindi ka aabot ng hospital. Ano bang gawin natin dyan? Kasi alam nyo na kung anong gawin. Exercise, monitor your pulse rate, heartbeat. Monitor rin yun. Pwede kayong punta ng doktor. Or else, pwede kayong mag-ano rin dyan yung pang-monitor ng heartbeat nyo para hindi kayo mapahama. Makapagkain dyan, makabawan. So, disiplina lang kailangan. Okay? Bye-bye. Sana po na makuha kayong leksyon sa akin. Okay na ba? Kung pwede, mga kapatid, magluto kayo ng gulay araw-araw. Kung pwede sana. Kung hindi, kayo nang bahala. Basta, we have to take care ourselves para haba ang buhay natin. Click the notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video
And subscribe na lang po. Don't forget to leave the comment.